Hello mga kanoong. Ito, papunta tayo sa aking trabaho. Galing sa bahay, maglalakad ako papunta sa bus stop para makasakay ng bus. So maglalakad ako hanggang dulo mga 13 minutes para makarating ako sa sakay ng bus. Dito kasi sa Japan, hindi ka basta-basta papara. Pag may nakita kang bus, papara ka para makasakay ka. Hindi po ganun dito. Pupunta ka mismo sa tamang sakayan ng bus dito sa Japan. So, ito na nga. Malapit na tayo. So, pagkarating natin dito, mag-aantay tayo ng bus para makasakay. Halika, samahan niyo ko. Masarap din maglakad dito sa Japan kahit malayo-layo yung lalakarin kasi maganda yung paligid, maganda yung view na makikita mo. So, masaya naman maglakad. So, andito na tayo, antayin natin yung bus. Bibiling din ako ng tubig. From station, pwede naman ako mag-bus ulit. Kaya lang, parang mas natatagalan ako sa bus kasi mag-aantay ka pa ng oras. Eh, pwede naman ako maglakad papunta dun sa workplace ko. So, lakad lang ulit. Tapos, yun na, dun na ako yung hospital kung saan ako magtatrabaho. Kaya, let's go! Masarap maglakad, 'di ba? Kasi maganda rin yung paligid na madadaanan mo. Dito sa Japan, pag magka-time in ka,
Walang akong card na ginagamit, kundi fingerprint. Yung kailangan, kung talagang ikaw yung nagta-time in. Ganito kahigpit sa trabaho ko, hindi mo mapepeke. Kaya ikaw talaga mismo ang makakapag-time in. So, ito, tapos na yung work ko ulit. Mga kanoo, time to go home na. So, maglalakad ulit tayo ng 15 minutes from para makapunta doon sa station. And then, mag-antay ako ng bus. Tapos, pagdating ko sa bus, syempre, papunta na sa bahay. So, yun, bahay na. Dito sa Japan, kahit madilim na or gabi na, hindi ka pa rin matatakot na maglakad. Kasi syempre, bihira yung mga masasamang tao dito. So, safe ka maglakad kahit mag-isa ka lang. Tsaka, tignan nyo naman, meron pa rin yung mga sasakyan. So, ang out ko sa day shift ko is 5:30 PM. Ganito na siya kadilim. Sa ganitong oras na 5:30. Ganito, pwede na pinaglakad para makaawin na tayo. So, halos yung lakad ko a day, balikan. Halos abutin din ng ilang minutes. Siguro 50 minutes papunta pauwi ng paglalakad. Yung bus ko matagal talaga siya papunta, 40 minutes pauwi, 40 minutes. So nakakauwi ako sa bahay 5:30 out ko sa work. So nakakauwi na ako minsan alas 7 na, kasi matagal din yung bus minsan magantay. So malaki yung oras na nakakain pag pauwi ako. So ito, nasa bus na tayo. So 40 minutes to, depende kung may matrapping, 50 minutes. So ang kinagandahan lang naman dito, kapag ka weekdays, walang holiday or walang red calendar, nakaka-uwi ako sa bahay. Napagbaba ko, nandyan ako sa bahay. Pero kapag red calendar or holidays or Saturday o Sunday, pag sa gabi, pagka magbabasa ko pauwi, bababa ulit ako sa kanila. Nakaran ko kaninang umaga, doon ako bababa at maglalakad ulit ako pauwi para makarating ko sa bahay kahit gabi. So doon ako nahihirapan, kasi dito sa inuwian ko, dito sa workplace ko, maliit lang ako ng 1 minute sa bus ay 1 hour na agad ang aantayin ko. So kailangan ko magmadali palagi umuwi, kasi pagka mapabagal-bagal ako, ayun, 1 hour ako mag-aantay para lang makauwi. Kasi isang oras, isang beses lang yung bus. So ito ngayon, weekdays, kaya pag after ko dito sa bus na to ngayon, buba ko sa bahay na. Pero kapag Saturday, Sunday, hindi, bababa pa rin ako sa bus stop. Tapos maglalakad ako ng 13 minutes papunta sa bahay. So talagang nakakapagod kapag commute po talaga. Pero ilang years ko na rin itong ginagawa. So, naka-tiis tayo. At sa susunod nga po, kapag may sasakyan na, mas mabilis yung pag-uwi ko. Kaya abangan nyo po yan. Thank you po mga kanoo sa inyong panonood. Thank you po.